straight from the horse mouth, my sincere and warm thanks to Inday Karya, Thai Finnish, Pusong Pinay. Daghan kayong salamat, Day, sa imong tabang. Daghan kayong salamat sa pag-share sa akong video. Gusto jud ko, Day, nga himuon ako nga usa ka episode ang akong dakong pagpapasalamat sa imuha. Daghang salamat kaayo. Grabe ka, bisan dili ka Pilipino, pero ang imong kasing-kasing pertijong ka Pilipino. Daghan-daghan kayong salamat. Afternoon mga ka-friendship, medyo late afternoon na po tayo nakapaggawa ng vlog for today. Simply because mga ka-friendship, busy po si Nanay Adel sa school ng aking grade 6. Okay, kay Hillary, may assimilation sila sa school mga ka-friendship. Something like orientation, okay? Ganun po yun mga ka-friendship. Pero bago ang lahat, bago si Nanay Adel magpa si club. Si club talaga ng kanyang vlog for today. Gusto ko lang po i-extend at gusto ko lang i-voice out yung naramdaman kong saya, tuwa na hindi ko akalain mapansin ako sa isang napakasikat na vlogger. Walang iba po ay si Thai Finnish, Pusong Pinay. Natutuwa ako na kanina ang mga anak ko, hindi niya, nila alam ko anong naramdaman ko. Sabi niya, huwag ka umiyak. Sabi ng anak kong dalawang babae, Mama, huwag kang umiyak. Sabi ko, hindi ko halos ma-imagine. Hindi ko talagang napaka... Hindi mo halos ano yung terms na yan? Baka paniwala na yung small YouTuber na katulad ko, mapansin niya. Sa totoo lang, natutuwa lang kami sa mga videos niya. Everyday na i-upload niya na video, lagi namin yan inaabangan, lagi namin yan pinapanood ng dalawa kong kiddos. Oo, yung anak kong babae. At saka, alam mo ang nagugustuhan ko sa kanya, yung mga words na lumalabas sa kanya na sinasambit niya, napaka friendly, napaka adorable na yung mga salitang hindi sakit sa isip ng tao, hindi tinik sa ngalangala. Oo, yun talaga, para bang mabilis mo siyang magustuhan, mapamahal mo siya immediately sa mga style ng vlogging niya at saka sa mga salita niya. Oo, talagang parang ini-educate ka niya. Mayroon siyang aura, mayroon siyang persona na napakagaan, mabilis siyang mahalin ng tao. Oo. Kaya isa ako doon sa napabilib niya. Isa ako doon sa taong napamahal sa kanya dahil sa style ng buhay niya. And the way paano siya magsalita. Oo, at saka basta yung napakagaan niya, ang iba talaga ang aura niya, iba yung spark ng niya, buhay niya. Yung pagkatao niya iba talaga yung dating. Medyo hindi ko naman ma-define ng maayos, but then deep in our hearts talagang nagustuhan namin siya. Sa totoo lang, nung maghatid sundo pa ako sa mga anak ko, ang uwi ng bunso ko is 6:30, debra? Out mo, debra, 6:30, yung bunso ko nung grade 5 siya, 6:30 PM yung out. Yung pasok naman ng grade 7 ko is 5:30 in the morning. So, pag uwi ko talaga ng 6:30, minsan sa tanghali pag out ni ate, ayan na. Ayaw ko nang anuhin ako, istorbuhin kayo, nanood na ako. May mga times na hindi ako nagko-comment simply because siguro na-amaze ako ng gusto na hindi ko mai-elaborate, hindi ko masyado i-define yung bigay niya na inspirasyon para nakaka-aspire, no? Something iba talaga, oo. Hindi kailangan sumigaw, yung style niya is hindi na requirements yung sisigaw ka, hindi na requirements yung
ang daming pag-aray-aray. Basta very simple. Yung ano niya, strategy niya is very simple, very welcoming sa mga tao na para bang asa ang bilis siyang mapamahal ng mga viewers niya. Ako, agree din naman ako sa sinabi niya na tayo mga vloggers, may mga ano talaga na hindi tayo kaagad mapamahal ng tao. It takes time. May mga process na kailangan siguro sa strategy ng pag-ano, kung paano mag-vlog. Kasi sa akin kasi, mga ka-friendship, ang vlog ko ginagawa ko sa kusina simply because yung anak kong college, ayaw niya talaga matamaan siya ng camera. Ayaw niya talaga, sabihin niya sa akin, Ma, ayaw ko ng exposure. Ayaw ko makita ang kagwapuhan ko. Pinapakiusap niya yan sa totoo lang. Oo, so every time na take ng film, I always see to it na dito lang sa kusina kasi most of the time, inispend niya yung time niya dito sa small sala namin at saka sa kwarto niya. Yung small sala namin mga ka-friendships, I just want to share, to let you know na minsan dito din kami magsisiesta, dito kami matutulog dahil sa purpose na nagtitipid po kami sa kuryente. Sa kwarto kasi mainit, di ba? Pero dito kasi, sa sala namin, mula sa pintuan ng bahay, ng building na to, dito lang sa fourth floor, okay? Nakaano na yan siya, naka-sliding window, at saka naka-sliding door. So, hindi na namin kailangan ng electric fan dahil sa fourth floor kami, sobrang napakahangin po. Oo, yun yung isang bagay na bakit gusto namin spend yung time namin dito sa sala. Sa maliit na sala na yan, dito na namin bitbitin yung mga higaan namin. So, ang tao kasi kanya-kanya tayo ng yung feeling, no? May mga times na gusto natin magsiesta ng ganitong oras. Siya naman ganitong oras. So, maano lang magiging bakante lang yung sala namin sa panahon na pumasok yung mga anak ko. Yun lang talaga. Oo, pagdating ng alas 12, ayan na naman, hatak higaan na naman. Dito. Yun talaga. So, yun yung rason kung bakit dito ni Nanay Del ginagawa yung mga video niya sa kusina. And then before talaga, I love cooking mga ka-friendship. Kaya lang, sabi pa nga nila, minsan, if I'm running out of my time, and sometimes din yung phone namin, pag ginamit yan ng anak ko sa school, hindi ko makukunan yung mga paandar ko sa kusina ng mga niluto ko. So, yun yung mga ka-friendship. Kaya, medyo lumayo ako, no? Parang lumis na yata yung kwento ko. Okay, mga ka-friendship, it's all about Inday Karya. Pero parang lumihis na, malayo na ako sa tema ng aking vlog for today. Inday Karya, daghan salamat kaayo dahil sa imong tabang dyan. Oo. Natukib na ako at naintindihan kita kung bakit ginawa mo yan. Simply because the title of the thumbnail of the video or my vlog is regarding breast cancer. Alam ko ang puso mo. Gusto mo talagang tumulong. In that simple way, yes, nagawa mo yan. Yun nga mga ka-friendship, Inday, gusto ko na kung sakali man it yields ng magkaroon ako ng blessing, ihatid ko talaga doon sa kay Mary Ann. Mary Ann, sorry kung sakaling nabanggit ko yung pangalan mo sa vlog ko without your permission. But then siguro, sa ganitong paraan, kailangan din nila na malaman. But then, don't you worry kasi ito lang pa naman yung na-touch ko regarding sa personal data mo. And then, i-inform kita once na anumang kahinanatnan nito, anumang kalabasan nito sa vlog na to, sa video na to, i-inform kita dahil ayaw ka gool. Si auntie mo, gihuna-una ka, pero giing naman ako, siguro kahit i-watch mo yung mga video ko, lagi kong sinasabi, pareha lang tayo, meron tayong kanya-kanyang pagsubok sa buhay, meron tayong mga problema na hinaharap.
Pero never ako mag-refuse na hindi ka tulungan. And then I already informed my siblings regarding your situation. Kaya, wag po kayong mag-alala. Sabi ko naman sa mga message ko sa'yo, hindi immediate, hindi abrupt, but then, mayroon best time na i-share namin yung blessing namin para sa'yo. Basta, magpakatatag ka para sa mga anak mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Keep on praying. Alam ko na nakikita ng Panginoon ang kabutihan ng puso mo at ang mga pangangailangan mo. Basta ako, ayoko umiyak. Ayoko talaga. Sa mga vlog ko, hindi ko ginagawa talaga yan kasi ayoko i-extend yung naramdaman ko sa iba dahil ayokong nasasaktan sila. Siguro hindi lang ako sa iisang, sa milyong-milyong tao, hindi lang siguro ako nag-iisa ng ganito yung feeling. Magiging mag-change yung mood na kung ano nakikita nila. Siguro mayroon din katulad ko na parang ma-carry away nila, di ba? Ma-carry away nila yung nakikita nila. Mailagay nila yung sarili nila sa naramdaman ng iba, sa sitwasyon ng iba. Okay, so lagi ko silang iniisip na ganyan na ayoko yung i-share yung bigat na naramdaman ko dahil sobra. Same other people na mayroon din akong mabigat na dinaanan sa buhay. Kahit hindi pa naman ako ganito successful, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na binigay niyang blessing sa amin. Na hindi ako sumuko. Oo. Siguro pag magkaroon kayo ng anak na type 1 sa diabetes, starting 1 year and 9 months siya, nagkaroon ng diabetes. Basta ayoko na i-share. Ang nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon dahil anuman yung mga pinagdaanan namin sa buhay, nalalagpasan namin yon. Kahit grabe kalubak yon, oo. Lagi akong nagpakatatag. At higit sa lahat, nagpapasalamat. Dahil hindi kami nawala ng mga taong umintindi sa amin. Pinapasalamatan namin lahat yon. Sa family ko, maraming salamat. Sa tatay ng mga anak ko na kahit anong bagyo mang dinaanan namin, lagi kong pinagdasal sa Panginoon na magiging matatag siya, lumaban siya para sa mga anak niya. Yun lang lagi kong sinasabi dahil mahirap din, especially na siya lang. So lagi kong sinasabi na anumang pinagdaanan, anuman ang magiging problema, laging i-focus ang isipan na magiging matatag dahil doon lang po tayo magsasaksi. Doon lang po tayo magkaroon ng katuturan sa ating mga pangarap sa buhay at makikita natin, silayan natin kung ano talaga yung purpose natin kung sakaling magiging strong tayo. Alam natin ang mundo maraming challenges, maraming trials. But it's up to us kung paano natin yan gamayin, i-handle para magiging okay tayo at malagpasan natin yan. So for now mga ka-friendship, ang purpose ng vlog na ito ay talagang magpapasalamat lang at saka mag-extend ng naramdaman. Kaya sa ngayon, ito lang po, setting videos lang tayo. Okay? Para gusto ko lang mag-extend talaga ng papasalamat sa kanya dahil hindi ko talaga halos ma-imagine na yung small YouTuber na si Nanay Del napansin ng napakasikat po na vlogger. Maraming salamat po. Saludo talaga ako sa iyo, Inday. Hindi ako talaga, lagi kong sinasabi, kahit sa mga anak ko, hindi ako nagkakamali. I-adore ka, ma-inspired sa lahat ng sa vlog mo. Oo, so thank you talaga. Thank you so much, Inday Cora, for sharing my videos. From our channel. So much joy we feel, and we continue supporting your channel too. We love you so much, Inday Cars. Take care always, dahil nandiyan na si Baby Rosie. Bye for now, and bye. See you. Keep safe po, tita. Bye. We love you. Sending hugs and kisses. Bye.